Good morning and welcome back to the channel. Narito ang pangalawang yugto ng ating overhauling. In preparation, siyempre hugasan lahat ng mga pyesa. Unahin natin ang oil seal sa bomba ng langis. Tanggalin ang lock upang maalis ang oil pump gear. Alam nyo ba na itong oil seal ang dahilan kung bakit minsan napupuno ng langis ang ating crankcase? Pagsira ng oil seal na ito, dito dumadaan yung tuti. Bumababa ang tuti at napupuno ang ating crankcase. Kalasin ang oil pump upang masikwat ang oil seal. Ang number ng oil seal na ito ay 10227. Kung mapapansin nyo, malaki na ang butas niya, kaya lumulusot ang langis. So ngayon, papalitan natin siya ng bago. Pagkatapos palitan ng oil seal, ibalik na uli ang oil pump. Ilagay uli ang oil pump gear. Lagyan na rin ng gasket ang side cover. Pahida ng konting langis ang mga bearing case para madaling ilagay ang mga bearing. Kung ang nabili niyong bearing ay double seal, tanggalin ang kabahak na takip upang madaluyan ito ng langis. Ang number ng crankshaft bearing ay 6304. Thank you.
6304 din yung bearing ng drive axle. Ngayon ay pwede na nating ikabit ang transmission set. Sa paglalagay ng crankshaft, pwede nung lagyan ng shim washer sa pagitan ng bearing upang mawala ang salyada. Pahida ng liquid gasket ang dalawang crankcase bago ito pagtakipin. Ilagay ang mga tornilyo at higpitan gamit ang Phillips head impact drive.
ilagay ang crankshaft oil seal. Ilagay ang collar. Isunod ang kunya at ang drive gear. Ilagay ang washer, drive gear nut at saka higpitan gamit ang 19mm socket. Ilagay ang oil seal keeper at higpitan gamit ang impact drive. Higpitan ang drive gear nut gamit ang 19mm socket. Ikabit ang gear chain shaft. Ikabit ang quick idle gear at lagyan ng circlip. Isunod ang quick gear assembly. Ilagay ang washer at collar kasunod ang clutch housing. Ay ang thrust plate 1 kasunod ang clutch boss. Isunod ang conical washer at ang clutch housing nut. Pahida ng konting langis ang clutch lining bago ilagay. Isalansan una ang clutch plate, cushion ring, kasunod ang friction plate. Ilagay ang pushrod 1 kasunod ang pressure plate. Ilagay ang 5 spring at mga tornilyo. Higpitan ito gamit ang star pattern. Mahalaga ang tightening sequence upang pantay ang angat ng clutch.
Ngayon ay pwede na nating takpan. Ilagay ang mga tornilyo at higpitan. Matapos ay ilagay ang kicker oil seal. Ilagay ang o-ring, collar at oil seal ng engine sprocket. Ilagay ang pushrod oil seal. Ilagay ang magneto oil seal. Ilagay ang bulitas kasunod ang pushrod 2. Sa pagkakabit ng piston ring, siguruhin na nasa lower groove yung malambot na piston ring. At nasa upper groove naman yung matigas na piston ring. Upang maiwasan na maputulan ang piston ring, isalpak ang piston sa cylinder block.
Siguruhin nakatapat ang butas ng piston sa intake port. Ilagay ang base gasket. Ilagay ang pin bearing. Isalbak ang piston sa connecting rod. Takpan ng basahan ang crankcase habang naglalagay ng piston pin lock. Baka mahulog kasi ang piston pin lock sa loob ng crankcase. Ilagay ang reed valve at reed valve cover. Ngayon ay pwede ng isang paang makina sa chassis. Ikabit ang cylinder head at higpitan. Ilagay ang insulator, kasunod ang karburador. Ikabit ang stator plate, kasunod ang magneto. Higpitan ng magneto gamit ang 17 mm socket.
Ikabit ang engine sprocket at ang kadena. Higpitan ang engine sprocket gamit ang 27 mm socket. Ilagay ang crankcase cover 1 at higpitan. Ilagay ang magneto cover. Ikabit ang kambyo. Lagyan ng langis at paandarin. So ayan, tapos na ang ating overhauling. Kung may gusto pa kayong itanong, huwag pong mahiyang magtanong sa comment section. Salamat sa panonood. Please share, like, and subscribe.